punong-puno ho tayo ngayon, parang last day ng Nazareno. Niisip nga namin kanina, kung magiging marami yung tao, baka pwedeng dun gawin yung misa sa dati uli, no, sa total. Pero ganun pa man, maraming salamat to sa inyong pagpunta. Ilang misa na rin yung iba sa inyo, kanina pa tayong umaga magkakasama. Maraming bumalik pa rin hanggang ngayong gabi. Nasa 5 linggo tayo sa karaniwang panahon at ito ang aking huling misa sa ating parokya. As in huli. Sa lahat ng pinakamahirap na sandali ay yung pagpapaalam. Pero sa seminaryo naman, sinanay kami ng ganitong buhay. Taon-taon, nagpapalit kami ng kwarto sa seminaryo. Meron kaming tigi-tigisang kwarto, pero taon-taon, kahit na 10 taon ka sa seminaryo, we are obliged to transfer every year. Pwedeng sa kabilang side, sa susunod na side, sa likod, sa harap. Si nanay at ang sabi nila, ang idea, ang wisdom, nung maliit na detalyeng yon na requirement sa seminaryo, para pag naging parish priest kayo, masanay kayo nung palaging naglilipat. Masanay kayo nung hindi sa inyo talaga yung kwartong yon forever. At kapag ka naglilipat ako ng parokya, naglilipat ako ng assignment, dun ko nararamdaman na totoo yung sinabi. Yung pain ng paglipat mula sa kinasanayan mong lugar papunta sa kabilang lugar. At siguro yun din yung magandang analogy ngayon, kapag lumilipat ang isang pare, it is not more of the new assignment, but of the new punishment. Dahil malulungkot ka na naman. Iiwan mo yung mga taong nakasanayan mong kasama araw-araw. Iiwanan mo yung mga lugar na nakasanayan mong asikasuhin araw-araw. Nang unang dumating ako rito sa San Rafael, sabi ko kaya ito. Ito na tayo. From 2019, 2022. Nandito na tayo sa simbahang ito. At nandun uli yung tanong sa isip ko ngayon, naaalis na ako sa ilang araw na lang, ang tanong ko pa rin sa sarili ko, kaya ko kaya ito? Same question. Kaya ko kayang mabuhay doon sa retreat house, na sanay ako sa maingay na bibig ng mga kasama ko sa kumbento, na sanay ako sa maingay naming kusinera, na sanay akong sumisigaw siya, Tantan! Lester, ibaba mo ang kaldero. Habang nagmimisa ako dito, nag-homily, nagkakalampagan ng mga kaldero doon sa kusina. Nasanay ako sa maraming tao. Kaya kung meron akong isang mamimiss, yung dami ng tao. Nasanay ako sa maraming schedule. Nasanay ako sa patong-patong na schedule. Ihi lang ang pahinga. O di kaya magpapalit ng undershirt para hindi matuyuan ng pawis. Ihiga lang ng konti, mangingiliti ng mga staff, mga habol, mananakot, magtatago sa kurtina, magtatago sa cabinet. Tapos maya-maya, 10 to 4 na, pupunta na ako ng Eastwood. Misa na. Pagkatapos ng misa, ganun uli. Kailangan bumalik uli dito bago mag 5:30 kasi misa na uli. At pagkatapos ng 5:30, hahabulin yung 7 o'clock na misa na uli. Kaya pagkatapos ng Linggo, ng alas 7 ng gabi, sabi ko dun sa mga kasama ko sa kumbento, pag matutulog na, this is my favorite time of the day. Because after celebrating 8 masses with 1 binyag, makakapahinga na sa wakas. Wala nun sa retreat house. Pero ang maganda, makakapagpatubo na uli ako ng buhok siguro. Makakapagpaputi. Nung dumating ako dito, kulay makopa daw yung pisngi ko. Sabi ni Ate Marge, pinkish ka, Father, nung dumating ka. Kala ko nga, social ka nun eh. Makakapagpapinkish na uli ng pisngi. Yung buhok, sana bumalik. Sayang na lang yung mga niregalo ng SOCOM ng mga suklay.
ang mga maldito at malditang mga babae at lalaki ng Sokom, niregaluhan o kagabi ng iba't ibang klase ng suklay. May kasama pang pangkulay ng buhok, dark brown at black, kundi ba naman talaga ng aasar. Niregaluhan din ako ng arinola. Sabi ko, may CR naman doon sa retreat house. Pero ngayon, back to Antipolo, madalas na tayo uling magkikita, Cash. Kapag wala akong magawa, madaling umuwi. Magmumul tayo palagi. Magagala tayo palagi. Magre-relax tayo. Wala nang schedule. Huwag kayo mag-chat-chat, ha? Father, pwede ka ba mag-misa dito? Father, pwede ka ba mag-house blessing dito? Father, kasal mo yung anak ko? Father, kainan tayo? Joke lang. Siguro, bahagi ng buhay ang hindi permanenteng karanasan. Yun siguro yung sikreto. Pagkasama mo raw lagi mga bata at masiyahin, mahilig maglaro, mai-imbibe mo daw yun sa sarili mo. Pagkasama mo mga bata, magmumukha kang bata. Ba't kaya ako tumanda rito? Ano kaya mga kasama ko palagi? Ba't ako na losyang? Sabi ni Ate Margie, losyang ka na, Pads. Yung balat mo, di na maganda. Yung pisngi mo, lawlaw na. Losyang ka na, losyang. At bandang huli ang dumating, Social Communications Ministry. Hilig ko naman ang camera, hilig ko ang broadcasting dahil pangarap ko maging artista nung bata pa ako. Naikwento ko na sa inyo, di ba? Nag-audition ako sa Ang TV. No, dapat kung napangnatanggap ako, kabatch ko sina Jolina Magdangal. Dapat kabatch ko sina Rosel Nava. Ewan kung kilala niyo yun. No? Si Gio Alvarez, no? At marami pang iba. Pero hindi ako noon natanggap dahil maraming nag-audition. Kinunan lang kami ng camera na may hawak kaming number. Sabi, kapag telegenic daw kami, tatawagan kami. Naalala niyo yung kwento kong yun? Tatawagan daw kami kapag telegenic. High school ako nun. Pari na ako ngayon, hindi pa tumatawag. Bakit kaya? Hindi kaya ako telegenic. Pero kagabi, hinakot na ang lahat ng ilaw at speakers sa loob ng bulwagan sa studio. Tinanggal na yung mga lights and sounds dahil wala nang online catechism and counseling. Babay na. Ito ang buhay na masaya, buhay na exciting, buhay na pribilehiyo ng isang pari. Ito lang siguro yung kapalit ng hindi namin pag-aasawa. Kung ano yung pagmamahal ninyo, kung paano nyo kami inaalagaan. Laging nag-aalala yung mami ko, si Ate Margie, lagi nagsasabi, yung sugar mo, tapos kayo naman ang padala nyo lagi, nang sabihin kung gusto ng Sans Rival, inulan naman ako ng Sans Rival. Nagkanda panis-panis ho yung iba, dahil hindi ko na makain hanggang binibigay na rin. Pero mayat mayang pinapadala pa rin mga pagkain, matatamis. Di mo kailangang humingi, magugulat ka na lang meron ng nandyan. Hindi matatawaran ang inyong pagpapabusog sa akin. Pati mga staff ko nagtabaan na. Ang lahat ng kanilang mga apelido na palitan na. Ng kanilang apelido, Magana. Dahil namamagana ang buong katawan. Dati-rate ang apelido lang na Magana kay Ate Vicky at Kuya Chris ng ER. Si Vicky Magana at Chris Magana. Ngayon pati si Ate Sheila Magana. Si Ate Binya, ayaw niyang pumayag. Si Ate Lovely, si Ate Marge, Magang Magana. Si Nonoy, kulang na lang malutong na. Si Kuya Jan, dati baba lang ang maga. Ngayon pati Chan. Si Kuya Neil, muntik nang masugod sa ospital, hina-high blood na pala, nakaupo sa strada, balak niya atang i-drive yung sarili. Kumain ng ilang talyase ng kuhol na gata. Maya-maya, nananakit ang batok. Namamagana.
dahil sa inyong pagmamahal. Pero wala na uli yun. Mamimiss namin yun. Papayat na kayo. Papayat na kayo. Papicture tayo nung mataba pa kayo, ha? Pero walang halong biro, minahal niyo ako nang walang kapantay. Kaya nga mahirap umalis dahil sa pagmamahal. Kapag sinabi kong kailangan natin ng kamera, kahit 80 mil, maya-maya, may tutugon na. Kahit nasabihin natin kailangan natin ng retablo, kahit na yan ay 1.6 million, maya-maya, may tutugon na. Kailangan natin ng retablo ni Paeng, maya-maya, sobra pa. Hindi kayo mahirap kausap. Hindi kayo maramot. Kaya tayo nagkaganito. Kaya mahirap kayong iwanan. Pero kung may mga taong nagmahal sa akin, syempre may mga tao ring naasar sa akin. May mga taong nahigpitan, masyadong mahigpit, may suspension. Ikaw na nga nagsiserve, isususpend ka pa. Ikaw na nga itong nagbibigay ng oras, nagde-demand pa. Wala naman kaming sweldo dito. Ang sakit pang magsalita. Bakit pati syota namin pinakikialaman? Bakit pati hikaw? Bakit pati maliit, maikling short? Bakit kailangan pinapansin pati kulay ng buhok? Lahat pinapansin, pakialamerong pare. Ngayon, naalis na ako. Happy? Happy kayo na nagagalit? Balik na kayo. Wala nang toxic. Wala nang mahigpit. Wala nang perfectionist. Pero ganun pa man, sa lahat ng nagmamahal at hindi nagmamahal, sa lahat ng tumanggap sa aking pagkatao, anuman ako at sino man ako, at sa mga tao hindi rin ako tinanggap at hindi na kayang tanggapin at mahalin kung sino at ano ako, bahagi pa rin kayo ng aking bokasyon. Dahil ang buhay ng pare, hindi lang counted yung natutuwa sa kanya, counted din pati yung nagagalit sa kanya. And that's our life. Yan ang buhay namin. Ang daya-daya nyo nga eh. Pag kayo hihingi ng sorry, kailangan patawarin agad. Yun ang buhay namin, pag pumasok tayo sa pintuan na yon, kahit anong laki ng kasalanan, gusto nyo paglabas, forgiven. Pero pag yung pare yung nagkakasala, malilimutan nyo lahat ng ginawang mabuti. Tatadyakan ka na. Pagtataksilan ka na. Sisiraan ka na. Kahit pinakain mo, kahit inalagaan mo, kahit tinulungan mo pati pamilya, sadyang may mga taong ipinagkaloob ang Diyos pambalanse sa mga taong nagmahal. Kaya salamat sa inyong lahat. Hindi kami magiging pari kung wala yung pangit at magandang karanasan. At sa pagharap ko ngayon sa panibagong buhay, panibagong yugto, hindi naman ho ako mamamatay. Buhay pa rin ho ako. Lilipat lang ako ng lugar. Hindi lang katulad ng dati, pero ako pa rin to, si Father Jeff. Mai-chat-chat nyo pa rin ako, magkikita pa rin tayo balang araw kung saan man, at kung dadating man ang bagong pare, sigurado, hindi kami magkapareho. Wala namang paring magkapareho kahit kailan. Hindi kami pareho ng paring darating. Pero walang problema, dahil kayong nandyan, kayo pa rin naman yan. Maiba man ang pare, kayo pa rin ang nandito. Kaya kung nagagalit ako sa SOCOM kapag sinasabi nilang ayaw gumana ng mic, ayaw gumana ng camera, nagte-technical error, sasabihin nila, Father, wala tayong magagawa. Hindi na mapapanood ng tao, wala nang sounds, wala nang audio, wala na tayong magagawa. Nagagalit ako nun. Pag nawawala ng tunog, pumapasok ko ako dun. At ang ginagawa ko, inaagaw ko yung comm set, no? Yung communication set. Yun yung suot-suot nitong cameraman. Nag-uusap-usap sila dyan. Meron niyang control doon para hindi kami magsisigawan. Kaya yung naririnig niya, naririnig doon, naririnig ng lahat. Hindi mo inaayos. Ayaw mo ayusin. Nagtagal na nga tinuturo. Hindi nyo matutunan. Ano ba yan? Tatanga
tanga. Kaya kapag natingin na ako doon, nanginginig na yung nandun sa taas. Ano kayang mali? Ano kayang mali? At pag pumunta ako doon, yun na. Lahat ng yon, lahat ng mga masakit na salita, patawad. Pero ginawa ko lang lahat ng yon para maging the best kayo. Hindi man the best, tunay na magaling. Kaya sa lahat ng natuto, sa lahat ng mga lumago, salamat. Kagabi, isang malaking karangalan na malaman ko na may mga pamilya pala akong nabago. May mga tatay na hindi nagsisimba na biglang nagsimba. May mga tatay na sabungero na ngayon inuunang magsimba kaysa magsabong. May mga nanay, tatay na magkakaaway na nagkabati yung pamilya. Mga nabagong pamilya. Kaya salamat. Tama ang sabi sa Ebanghelyo, kahit pagod na tayo, kahit puyat na, ihulog uli ng mas malalim. Kaya kung malungkot man ang sandaling ito, nakakapagod, tatlong araw na kaming malungkot, ihulog uli. Baka may mas malalim na makukuha. Si Kristo nagsabi noon, at hindi naman nagkamali ang mga alagad. Pag-angat ng lambat, ang daming lamang isda. Hindi kasya sa dalawang bangka, halos lumubog. Pero mabigat, napagsikapan natin malahat, napagsikapan natin kahit anong mahirap, nakakapagod, at eto na tayo, daladalang lahat ng ating huli. Sabi ko kaninang umaga sa homily ko, ano kaya nagkaroon ng twist? Sa Pampang, nandun si Max Alvarado, si Paquito Diaz, si Bummer Moran. Kilala niyo yung mga kontrabidang yun, no? Aagawin yung hinuli natin. Aagawin yung pinagpuyata natin. Aagawin yung pinagpagura natin. Minsan ganun ang buhay. Marami tayong pinaghirapan na biglang nawawala kasi may nangaagaw. Naiinggit. Hindi matanggap na nagtatagumpay ang kapwa. Hindi matuwa sa tagumpay ng iba. Pero that's life. At ang maganda, hindi naman talaga yun ang kwento. Wala namang Max Alvarado sa kwento eh. Sa gospel, ang tunay na storya, sinong inabutan nila sa Pampang? Si Kristo pa rin. Yung nagsabing laliman pa. And I hope, at the end of this all, ang aabutan ko pa rin sa dulo, hindi mga kontrabida, kundi ang Diyos. God is so good to me. Kung meron mang malungkot na mangyayari ngayon, bakit hindi? Mas marami naman siyang kagandahang ibinigay sa akin at sa inyo. Kaya sa huling pagkakataon, yan, salamat ho sa inyong lahat, sa mga naglilingkod, sa mga nagsisimba, saan man kayo galing ho na iba't ibang lugar, sa pamilya ko na naririto, maiklima, konti lang ho ang pamilya ko, hindi naman kami marami. Kaya nalulungkot din sila. Sabi ko, wag na silang pumunta kasi makikita lang nila ito. Pero andyan pa rin yung mami ko, si Joanne, yung kapatid kong sumunod sa akin, pamangkin ko si Cash at yung bayaw ko na si Ken. Sila yun andyan. Salamat sa inyong pagpunta, pagsuporta, pero ilang beses na nating tinanong, kaya ba natin to? At ilang beses na rin naman nating nakita ang sagot, nakakaya naman natin. And for the last time, since this will be my last mass, since this will be my last in front of all of you, dito na siguro ako tuluyang magpapaalam. This is now Father Jeff signing off.